10 seconds remaining. Radiant Team ban. Team Liquid's turn to ban. Radiant remaining ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Liquid's turn to pick. Radiant Team pick. Radiant Team pick. Team Liquid's turn to pick. Void incarnate. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Liquid's turn to ban. Mars! Seconds remaining. Radiant Team ban. Team Liquid's turn to ban. Radiant Team ban. Radiant Team pick. Team Liquid's turn to pick. Points away. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Team pick. Red Rider! Ten seconds remaining.
5 seconds remaining. Team Liquid's turn. Radiant team back. Medusa. Yun. And yun, nagbabalik kami mga sir for the game number 1 between OGC and Team Liquid lower bracket semifinals, I think, and Loot Bet Dota 2 Summit 12. So ayan mga drafts mga sir, so medyo na ano lang round 1 pa lang round tayo. Round 1. So based on the draft hello, dito palagay hello. Mo nabigla din ako, wait lang ha, nabigla din ako dito. pero good morning sa inyo. OG seed second, ano? Second sa standings natin. Yung Liquid naman, pang-apat. Oo. Yung OG seed, minsan gusto kong magtiwala sa kanila. Kasi ang shaky minsan ng laro din nila. Kumbaga, meron silang game na mapapanalo against tier 1 team. Tapos, sa ibang series naman, matatalo sila sa low tier team. Kaya parang sobrang ang hirap. Minus 200. Saan yan? Sakaling kita, schedule ko 9. joke lang. Si Rebo yun, may sinabi lang, guys. Sorry. Pero good morning. Huwag niyo kalimutan na i-share yung ating live stream, yun. Mga idol. 1K shares, auto-arcana giveaway yan. Yun. Kaya share nyo na i-share yung ating live stream. Tsaka last series naman na to Last series, lower bracket. EG waiting sa lower bracket finals. Natalo sila sa Fnatic 2-1. And Fnatic waiting sila sa grand finals, mga sir. Abang-abang. Hello kala Kuya Wilford. Naku, waiting tayo sa last ban ng Team Liquid, which is yung carry or mid ng OGC. Depende sa gusto nilang itapat against dito sa Void Spirit. Void Spirit ni Chessy nga to. Hindi pa nakita ko sa si Madara nag-Void Spirit na safe lane. More na pinapriority ito ng OGC ng mid. Kuha sila ng right clear na pwedeng itapat kay Medusa. Tingin ko right clear kasi meron naman na silang sagot dun sa mana ni Medusa, which is yung Pangolier na pwede later on mag-build ng defusal, di ba? So tingin ko a hard carry talaga para dito sa may Medusa, yung kaya siyang i-burst down and kite early on. Ember Spirit, last pick ng Team Liquid. Pwede pa kasi kay Miki itong Ember, tapos gawin nila nga Medusa na mid, tapos kuha lang siya ng stocks hanggat makakuha siya ng dalawang core item dito. Ay, wala ba sound? Hello? Inyulun daw yun Meron na yan si Wilford, meron. Refresh nyo mga sir sa mga walang sounds, baka FB yung may problema. Pero gusto ko yung draft dito ng Team Liquid kasi dapat sila yung mama-mind game sa OGC dahil nga OGC yung last pick, di ba? Pero yung Team Liquid dito, adjustable pa rin naman yung kanilang lane. So kung ano yung last pick ng OGC, kung gusto nilang iiwas sa kanilang course, pwedeng pwede pa nilang gawin. Oo.
So, tsaka ang ganda ng lineup, may Mars, may Arena of Blood plus meron pang Stone Gaze dito si Medusa. Pag natrap dito yung OG seed, like 3 to 4 heroes, pwede silang wag lang silang haharap dun sa Stone Gaze. Yep. Pwede silang manigas. And Spectre ang sinagot dito ng OG seed. So, mukhang battle of late games to for both teams. Yup. Oh, so maganda draft dito. Maganda 'yung sinagot dito ng OG seed. Hindi nga lang ako sobrang tiwala sa mga supports nila na kumbaga feeling ko kulang 'yung lockdown nila para kay Koifa later on. Parang 'yun 'yung kinakatakot ko eh. At saka once na walang hunt dito 'yung OG seed, medyo kukulangin sila sa backliners na pwedeng tumalon sa side ng Team Liquid. Void Spirit pwede. Kaso once na hindi kasi tumama yung Ice Blast, yung solo kill potential kasi ng Void Spirit medyo mababa. Mababa talaga. Tsaka lalo na pag makunat na dito yung Mars or yung Batrider, Ember, baka sila pang lockdown dito or maybe pwede silang kumuha na silence. Which is Void Spirit naman sila sa mga diba? Bloodthorn Carrier. Tama. Pwede din na mag-use mamaya si Void Spirit. Para kung sino man, dagdag pang pagligtas din sa side ng OG seed, kung sino yung malalaso, i-use niya lang agad yung Batrider para mapigilan. And makahit pa nila yung Batrider, after nung Yule Scepter pagbaba, pwede mong i-Aether Remnant, diba? Turn around niya yung Clash after. Pero ito na mga sir, Game 1, huwag nyo kalimutan i-share yung ating livestream. Laglag na yung talo po, lower bracket round 1 na to. Let's go. Thank you, Ronald, sa pag-share ng ating live stream. Thank you. Good morning. Good morning. Morning, mga sir. Hindi. Ito gising eh. Pero okay lang yan. Di naman natin expected na 9 o'clock supposed to be itong ating last series. Pero nag-game 3 naman. Kaso yun yan, maaga natapos. Fast games lang. Hindi naman fast game. Medyo, hindi naman siya one-sided. Naging both teams nung last game. Maganda yung pinakita nila. Pero pakalala muna natin both teams. Sa side na OG seed, Peksu on his ancient apparition. Sige, Rebo. Chessy sa kanyang Void Spirit. Madara sa kanyang Spectre. Zifrit sa kanyang Pangolier. At Shibe on his Abaddon. Side naman ng Team Liquid, we have Rubik para... Insania para sa Rubik, Koiba para sa Ember Spirit, Mickey para sa Medusa, Boxy para sa Mars, and si Taiga naman para sa Batrider. Natulog ka na ba, Luigi? Actually, ang tulog ko kanina, 4 PM kagahapon, tapos nagising ako ng 11 PM or 12. Oo, kaya gising na gising pa ako. Gayitong oras nga, kumakain ako sa, ano eh, sa plastic. Fresh pa yung mga ulam doon, bagong luto. Pagdating kasi ng hapon, tira-tira na lang eh, no? True. Lakay Arvin, uy, kay Tom, wala ang sharer badge, pero top fan ka, kapal ako, ma. May trabaho yan, natamang edit lang eh. Baliktad na din ano niyan eh, body clock. Gabi yan, gising, umaga tulog. Ito na, bounties. Kukontest kaya sila. Ay pa mag-extend ng Liquid dito sa top, ah. Kailangan kasi umaamba na yung OG seed dito sa bottom lane. Madara, baba HP agad. Kaso ang problema dito ng OG seed, wala silang pan-dispel dun sa lane, ah. Yung Abaddon kasi nasa top eh. So medyo tingin ko mapahirapan ng bagya dito yung Spectre. Possible din. Shibe. Ito try lane talaga nila to. Pwedeng isa yung bottom lane ng OG seed first blood lang nila. Kasi medyo hindi papabor sa kanila yung try lane dito. Pare-parehas lang silang magagap. Kasi alam naman natin na yung Batrider ang daming magagawa niyan sa lane. And kahit sino or ilan yung itapat mo dyan, kaya kang microhin yan, tamang sticky napalm lang, and then pag meron na siyang firefly, napakadali para manghuli sa isang Batrider. Yung tingin ko, first blood lang yung trip ng OG seed sa bottom lane. Masecured lang nila before the 2-minute mark, kaso si Sibay, nagka-cut ng creepy pero hindi umabot dahil nasa low ground yung mga creeps. So, ito, chase down siya dito ni Rubik. While si Freak naman, wala siyang swashbuckle dito kung tutuloy pa ni Taiga. Pero, mind games lang. Outpost muna. Pero parehas naman kasi wala pang cancel in case na magagawan sila dun sa may outpost. Kasi yun yung hirap sa outpost ngayon, di ba? Kung sino yung merong disable, yun yung mas lamang. Kasi yun yung mga sustan at magpipigil sa'yo sa pag-control eh. First blood goes for OG seed. And mukhang, this is surprisingly na si Boxy pa na first blood dun. And the fact
na wala dito yung Batrider kanina, naging advantage yun for the side of OG. Dahil sa ginawa ni Pangol yun na pag-lure sandali, papalayo kay Taiga dun sa may outpost. Speaking of lure, yun lang, napa-TP out na lang dun si Bat. Dahil kung di pa siya nag-TP dun, well, may chance. Katay. Oh, katay ka talaga sa Spectre at huwag mong bibigyan ng magandang laning to si Spectre. Pero sa side ng Liquid, ang pinaka-gusto ko palagi dito na lane nila is yung lane ni Boxy palagi. Kasi kapag nanalo siya sa may ganyang lane, sobrang gandang sundan ng journey niya, lalo na siya yung nagdadala ng gameplay dito sa side ng Liquid. Yun nga lang, ang last siya kasi ngayon, 1-1. Oh. Parang ang hirap mag-root sa kanya sa ngayon eh. Postpone po ang major. Wait na lang tayo sa further updates pa. Kaya Valve, yung, siya yung huling salita eh. Pagdating sa mga major, lalo na, it's importante yun. DPC yung pinaglalabanan kasi doon. So, di mo kasi basta-basta, okay, nag-postpone dito yung ESL. Pero, syempre, nandun na yung mga teams eh. Kumbaga, wala pa silang, naghihintay pa lang sila ng mga announcement kung saan nila gaganapin yung numug pala yung major. So wait lang, Taiga nagka-cut ng creep wave habang ini-stacks lang dito si Seabrick. Pero sakit! Pwede mamatay si Taiga dito ah. Oh. Kaso nasuslow kasi si Seabrick and nakapag-solve na din. Layo pa ni Pexu. Wala rin siyang swashbuckle doon. And ang Pexu, medyo nga malayo nga siya. And speaking of which, yun nga lang, di nag-proc dito yung Colbit. Kung baga, sinisira lang dito ni Taiga yung creep wave. And yun nga. Yun lang kasi gagawin ni Taiga eh. Hindi kasi siya yung, hindi naman siya offlaner, di ba? Kung sana ang Brazel back yung nagka-cut ng creeps and at the same time, hinaharas niya yung creep wave, pwede sanang i-deny ng mga supports ng OG seed yung ginagawa ng offlaner sana ng Liquid. So nga, support lang din naman yung nagka-cut and level 1 pa lang din yun. Kung baga, Pangolier versus Batrider na level 1. Nga lang, kaso XP muna. XP lang muna. Like, kailangan talaga magpa-XP dito ng Glaxy kahit papano. And nagpipay off naman dito yung kinat dito ni Taiga. And mukhang makakuha sila ng decent level. Lalo si Taiga dito, kailangan niya mag-level 2. Gusto niya mapunish dito si Madara with that Firefly. Kaso si Seabrick, agresibo dito. And wala rin siyang mana shield. So, easy target nga lang dito. Diligalan si Siegfried pag nagpakita, pero siya kasi si insane niya eh. And low HP kasi yung Ava doon. Ayun, nakapag-solve naman na pero pinoset agad. Nakita, dahil it's daytime. Kaso nandiyan si Siegfried para mag-harass with that swashbuckle. Oh, you're in trouble, my friend. One more click. Ayun lang, ganda ng apotic shield doon niya si Bay. And masasave nga niya doon yung position 4. Wala, mid lane match, medyo ambahan lang tong both teams na, ay both mid laners na to. Magkapatid yan eh. God of spirits, sino kaya kaangat? Sino ang better na spirit dito? So, Madara. 5-minute bounty rune, si Taiga nakaabang na eh, pero bakit umalis? Ay, hindi, pwede niyo micro-in to. Kaso, mag-turn around pa dito si Taiga, hindi nag-proking call. With same time naman, sa top lane, na-punish nga lang dito si Seafreak. Well, the dagger! Oh, yun lang! Sakto yung damage. And Boxy needs to TP out. And mag-TP nga siya dito sa may bottom. And kung wala ng bounty na hindi na-secure dito ni Spec. Oh, hindi pa kinuha eh. Medyo late kasi inuna niya yung outpost muna. Kahit na sa ngayon, wala pa naman ding advantage yung outpost halos in terms of XP. Pero Madara, ang ganda ng laning phase siya dito ha. 24-14, tapos meron na siya agad dalawang kills. So, good start para kay Madara dito. Ahead agad siya kaysa kay Medusa. Pero last hit-wise, tinan mo, lamang lang sa nang bagya dito. Well, top chart naman, yung both mid laners natin, talagang secure lang lagi ng mga creep wave. Wala, kumbaga, balan lang eh. Third skill, after third skill yung both mid laners natin dito. And hindi pa nga sila din nag rotate sa ngayon, pero speaking of rotation support, yung nag-rotate sa OG seed. Yun lang, and meron nga parehas siya. Palos eh. Parehas palos yung may Astral Step, plus meron pang Remnant dito si Ember. So, di mo talaga machichase at malalockdown tong dalawang spirits na to. Kaya mahirap mag-gank dun sa may mid-lane. Tingin ko, pwede. Kung yung both mid-lanes, yung gagank sa ibang lane, Sir Taiga. Taiga, yun lang. Nabigay pa dun kay Madara and having a good time dito sa bottom lane. Same time naman, insane niya.
Medyo mali yung rotation mo to, my friend. Yup, ganda ng lanes dito ngayon ng OGC. Nagpe-pay off yung kanilang aggressiveness. Ang tingin ko, swak yan para magawa nila agad ang paraan yung Medusa. Na maaga lang naman din syempre magja-jungle. Pero dissimulate out. Oh, di nakita ni Koiva pero meron siyang ask yung sleight of fist just to secure. Oh, same time naman si Box na punish dito sa bottom lane. And naparotate nga ng bagya dito si Insania. Pero I think that's too late naman, nag-backup siya doon. Masyado na siguro naging aggressive. Kaya nahuli na naman. Grabe naman mag-deward. Oh, at saka yung range haba kasi ng sentry eh. So abot at abot yung observer ward na pwede mo i-deward. So shoutout pala kay Ronel Isturis. Uy, grabe kang mambola dyan ha. Kaya, si Winston din. Shoutout sa'yo. Hello. Sila kayo, Winston. Pero syempre, sana lahat naman nagko-comment na i-share nyo na yung ating live stream. Last series naman nandun to, guys. Malay nyo, ma-reach pa natin 1,000 shares. Oo, and makapagpamigay tayo. Yun naman eh. Isang share lang, di ba? Oo. One share is enough, mga sir. So, syempre, kailangan basta natin. Basta naka-public. Mm-hmm. Trick. Ayun yung tigilan nyo, mid lane. Gusto ko, kailangan na kasi try and try dito. Naman nga daw kasi. So na ako. Yun lang, di nakita ni Koi sa baba. Wala rin silang vision. Wala siyang ward din eh. And banday rin kasi dito ni Paangolio yung mga power up rune. So sinisecure niya lang lagi dito yung rune kay Void Spirit. Corny naman po nung Michael Angelo. Ito na yung first rotation ni Koifa, guys. Oy, courier mo, Madara! Ayos, easy. Nahuli agad. Chokes to go. Parang UD na courier yun, ha? Naging BB UD yun. Kinatay ng isang spirito. Ito, yung kill. Oh, Boxy. Nag-rotate siya dito sa top para lang magka-XP. Pero Boxy, pinapunish siya dito. Hindi siya tinitigilan na OG seed. Hunt naman dito by Madara. And kailangan mag-out dito ni Koifa. That's 4 heroes. I mean, sorry, 5! Naman sa side ng OG seed trying to kill Koiva pero meron pa siya rin nandito and tignan natin Nopi nang ma-micro lang. Kinumit na lang din kasi doon ni Madara yung kanyang ultimate. Kumbaga, kung may mahuli sila, edi goods. Pero kung wala, tingin ko wala talagang plano doon si Madara. Kasi alam naman nila Ember Spirit yung makakatapa nila doon. Kung may iba siguro magre-respo, possible. Pero tower na lang din naman kasi yung makukuha or masusulat nila doon dahil nga wala naman din nung nag-hunt siya. Ang lalayo ng teammates dito ng or ng Liquid eh. Oo. So yun na lang si Mickey. Medyo tahimik pa siya dito. And wala na siya din sa bottom lane. Kumbaga deadly na yun pag na-push na yung tier 1. Mapapaforce ka na talaga mag-jungle. And I don't know kung nag-stuck dito yung Liquid para lang dito kay Medusa. Kaso insane niya. Delicates. And yun pa. Meron pang swashbuckle dito. Pero the chain... Astral yun lang. Step. Oo, yung astral step dito, hindi ni-anticipate dito ni Insania. Tsaka pwede pa sana pumalag doon si Koifa kung tutusin. Ang bossit nga lang ng cold feet. And then yung mga slows dito ni Ancient Apparition. Yun lang. Kaso, huli. Gusto mong kumuha ng power up pero... damage. Sayang, laking bagay din sana nun. Pero at least naman nakakuha ng kill dito yung Liquid. Kasi sobrang kailangan nila ng kill din sa ngayon. Lalo na at kapag hindi nila napatay na napatay dito yung Void Spirit, talagang pupuntirihin lang nila yung mid lane. So dalawa agad na pinakamalagang tower side ng Team Liquid yung mawawala kung pababayaan lang nila yung mid nila. Kaso level 5 pa lang dito si Boxy, hindi nila makukuha dito si Madara. Under level din siya dito. Muntik na makakuha doon si Pexo. Kaso sobrang sakit ang Slayer of Peace with that double damage. Kailangan nila mag-ingat muna din sa ngayon. First item ni Chessie will be yung Scepter. Pang setup dun sa Remnant. And think ko ito yung magiging win condition dito ng OG seed para makakuha. Kaso lumamang naman dito si Madara. So goods lang naman. So siya yung magbibigay dito ng space kay Chessie yung mga supports. And si Specter naman, syempre matic na yan. Kukuha muna siya ng most likely Radiance. So alam ko kinyo niya dito is yung... Manta style, pero I think baka beat lang yan. Kaso si Taiga nagtatago dito sa tree line and kuha lang siya ng info. Yun, smoke! Nakita yung fog nun ni Taiga. Yun lang. Ganun,
Firefly! Firefly siya! Para lang makuha dito si Madara, pero huli siya dito ng side ng baited. OG Sid. It's a baited may for kasama pang Taiga. Oo, oh, may kasama pang tip. Pantilt lang. Bali nakabawi si Chessy. Wag ang buhay niya. Nakakuha siya ng frigil. Naligaw lang kasi ito si Taiga eh. Oo, oh, yun lang. Wala niyo mamamigro niya si Spectre eh. Oo nga eh. Sayang na sayang eh. Na, tingin ko, Spectre talaga pinupuntirin niya doon eh. Na, kala na siguro yung OG Sid. Sobrang layo na nila yung smoke up nila. Busol na magkukumulisit. Pero baligatan lang sa network yung Medusa and then yung Spectre. Ah. Mm-hmm. Alitan lang sila. Kasi hindi ba naman din kasi natin nararamdaman na gumagalaw yung Medusa. Oo. So medyo matagal pa. Matagal pa yan. Mga pag-mantor, possibly sa pang-core item. Pero hindi pa natin alam. Minsan kasi nakita ko sa mga Medusa na built Manta, Skadi, tapos Divine, maybe. Manta, ano siguro? Hurricane Pike. Oo, oh, yun din. Isa din sa mga Dragon pwedeng... Lance. Dragon Lance din. Tapos Manta, tapos sa kanya yung Hurricane Pike. Shibe, wala pang Barotai. So, ano, hindi ko alam, baka nag... pwede niyang hindi pa siguro kinukuha. Oo, tingin ko rin. Hindi pa siya kumukuha ng skill point. May isa pang level. Tama ba? Oo. Pero Madara dito. Go ayun for the Manta style. 4-7 pa lang siya eh. 7 pa lang yung nakukuha niya skill. Kasi ang baba na HP niya ngayon para hindi agad mag-proc yung Barotai. Pag pinindot niya yan ngayon, ginamit niya. Hindi siya makakapang-micro ng ganyan eh. Pagka ginoon na lang siya, tsaka niya kukunin yung skill. Ganon din yung nakikita kong... Abaddon na ginagamit ng mga pro player ko. Oh, kaso Khan? Nila, nice Khan? Pang-out lang! Pang-lito lang, kaso saan siya pupunta? Yun lang, nahuli siya dito niya Taiga. Ice Blast pero will whip. Yun nga lang, mamamatay pa nga dito si Madara. Oh no, pero he's still survive. Pero mag-detake pa dito yung flame break. Yung flame break hindi. Buhay pa rin siya dito, he will survive. But Taiga, delikado pa siya dito. It's a double kill for Chessy. Oh no, this is going bad for Liquid. Nice the big fish ang gusto nila dito. Pero, sakto yung... Actually, magandang ward eh. Dasal, sakto din yung dating. Grabe dito yung OG Sid. Kala ko talaga... Kala naman natin lahat, siyempre mamamatay na agad yung Spectre. Pero calculated nila yung mga possible response na pwedeng dumating doon para ma-turn around yung team fight. And buti na lang hindi rin enough yung break doon sa may flame break duration. Oo. Tsaka na-nerf din kasi yung flame break kaya hindi na siya ganun kasakit. Tama. Like level 1, pag maganda yung stacks mo, tas level 3 pa dito, sticky ni Ibang. Sobrang sakit na rin ng DPS niya, kaso nahuli pa nga si Koiba. Ice Blast will connect. A slight of fist para lang makapag-juke out, pero meron kayo lang. Naka-haste eh. Oo. Sundan nga niya kaysa ang katumakbo. And middle lane, unti-unti nang inangat-ngat dito ng OG Sid. Tingin ko, things are looking bad para side ng Team Liquid. They need more space dito kay Medusa. Buy more time para ma-prolong itong game na to. Wala to. Nandyan na naman! Oh si no! Taiga! Naku po! Medyo nagkakamali na naman dun si Taiga. I think desperately gusto niyang kumuha ng isang hero. Kaso surrounded na siya dito ng OG Sid. So, kumbaga hindi pa niya miscalculated. Wala pa rin pa kasi siyang ultimate doon. Wala pa siyang flaming lasso bago siya pumunta or gumak doon. Kaya tingin ko medyo questionable. Kasi kung gagak siya ng solo, kumbaga hihintayin niya pa yung kanyang flaming lasso eh. Pero rin na blood dito kinamit by Boxy. Pero Madara will survive and I think Pexu siya pa yung magiging sacrificial. Pero no, out lang muna dito yung Liquid. Nakaka-out. Pero ganda na ginagawa ng OG Sid, na-appreciate ko. Kasi parang ginagawa ni Madara, na-bait yung sarili niya. Pero ang ending, natuturn around nila yung teamfight and hindi sila namamatayan. Speaking of namamatayan, ako po, huli pa nga dito siya. Koy, pa Ice Blast, wow! Pero nag-tick! Nag-tick dito, kahit papano. Pero wala silang follow-up damage. Pero makapag-out pa rin dito si Koiva. And bottom lane, Zifrig. Nagpo-provide lang na information. Pero may laso. Si Taiga, kahit pa paano kailangan mag-ingan ni Zifrig. Oh, malaso ka dyan. Oh, di. It's under the tier 2. Kaso, yun lang. Yung tower dito, makuha pa ng OGC dito sa mid. Hindi nila nabantayan. Thank you daw sa first 10 kills. Uy, shoutout pala kay Joshua De Los Santos. Speaking of first 10 kills, ha? Loot bet kayo tumaya dyan. Oo, lootbet.com. Mga pa first 10 kills nyo. First 15 kills.
First 20 kills, meron din dyan. Gamitin nyo lang yung ating bonus code na Lupon. Lupon, yun. Yan, para hindi pa kayo tumataya, doble agad yung panalo nyo. Taiga, talagang kailangan yung kumayo dito eh. Kasi hindi siya naging powerful na support dun sa may bottom lane. Kumbaga yung hero niya, Batrider, sobrang lakas mang mama. Pero hindi sobrang laki ng nagawa niya dun sa may bottom lane. Taiga, nabubundol-bundol. Kaso, walang siya pang chain stun. Walang siya magugulong. Dalawang support lang eh. Oo. Na kaya siyang patayin dito ng OG Seed. Kaso yung Searing Chase on to 2. Pero nasan yung follow-up damage? Pero Hunt, kinumit na dito ni Madara. Tingnan natin kung makapag-turn around nga dito. OG Seed, yun nga lang. Ang sakit ng damage output dito ng Pangolier. Kaso Lorena Blood on to 3 sa side ng Liquid. Pero nakapag ang poting shield pa nga dito si Senya. Makaka-out din. Wala din silang follow-up. And wala din Ember Spirit doon, nasa baba. Oo, wala kasi silang maasan. Kaya naging sobrang tapang doon ng OG Seed. Wala na kasing tier 1 mid tower yung Liquid. And nakita nila Ember Spirit. Kinukulit yung dalawang supports dito ng OG Seed sa may bottom lane. Pero puti wala na namatay side ng Liquid. Hindi rin kasi makaka-respo doon yung Batrider. Kita mo naman, na illusion pa lang ni Spectre doon sa may hunt niya. Sakit din na buhay niya eh. Kaso yun na naman, the Ice setup blast from OG Seed. The combo is real. Boxy. And dissimulate. That's enough damage para mapatay dito si Boxy. Boxy, wala siyang, hindi malaki yung masyado yung maitulong niya. Sobrang nakakainaya kasi hindi siya makagawa ng space. Na sana siya yung kumokontrol, di ba? Para sana sa kanila din yung map control. Kaso, ang pangit talaga ng naging laning phase dito ni Boxy eh. Binigyan man siya ng creep si Taiga, nag-cut ka kaunti. Kaso, after nun, hindi rin siya makalapit dun sa may mismong creep wave eh. Hindi niya makapitalize dahil bantay sarado din dito yung OG Seed. Sinisecured lang nila lagi dito yung farm na Spectre. Knowing na Spectre dito eh, mahina siya sa solo. Sa early. Courier. Uy, courier pa. pero shoutout sa inyo mga sir, mga nas, nag-notify dyan yan. Share nyo muna yung ating live stream. Pero si Sivrik, uy, muntik pa na siya dun. One more click, kaso nakapag-stick pa siya. Kira ba nasan yung keyboard? Ano yung keyboard? Where's the keyboard, bro? Wala sa akin. Ulay. Kanina ko pa yung nahanap eh. Baka nandyan? Wala sa akin. Saan kaya? Dyan. Pali. Ay, hindi. Notebook pala yan. So, yun. Pero. Yan. Thank you. Hindi. Thank you po. Check ko lang yung mga items nila. Ay! Hindi pa muna nag Radiance dito si Madara. Hindi siya nag Radiance. Yeah. Gusto niya mag-burn ng mana dito kay Medusa. Kaso the combo again from Liquid. Ay, sorry. OG Seed. Yan yun lang. Mega kill streak na dito sa Chessy. Sama pa to. Uy, sama ka pa. Sama ka pa. Nga lang, patay siya dito. Nag-proc naman yung lucky shot. Wala, disarm na disarm. Plus yung bonus damage ng lucky shot. Pero ito, Madara. Hindi ah, hindi makapalag dito yung team Liquid. Mid laner nila, hindi makatulong. Off laner nila, wala rin sa ngayon. So, uy, sakit! Ayun o. Support din nila, inaangat-ngat lang. Oo. Ito kasi yung investment nila, yung Medusa. Kaso, kulang pa rin yung items niya pagkalabasin niyan. Hunt, oh, yun lang yung Hunt dito onto Boxy. Pero Arena of Blood just to protect himself. Pero nahuli pa siya dito sa Remnant and Boxy will fall. Balak niya sana mag-Arena of Blood siya tapos lalabas siya. Kaso nakita niya pagkalabas siya doon sa may Arena of Blood, ando naman nakaabang yung Pangolier. So medyo wala rin siya, kulong rin siya doon. Wala siya talaga pupuntahan. Bounties. Bounties, yun lang. Ah, tatlo ba? Tatlo? Side ng OG Seed. Tatlo nga. Isa 3, lang. 4. Isa lang? Sa Liquid. 1, 2. Ayan. Si Sibay kumuha na isa. So, 3 for 1. Chessy. Chessy. Uy! Stolen Remnant! Yun lang. Pero wala siyang follow-up. And yun nga. OG Seed dito. Kumuha ka, Chessy, ah! Uy! Dalong Remnant! Naglaban! Oh, no! All Yule Scepter dito. Pero meron siyang Astral Step. At disimilate muna. Out lang muna, Ice Blast, pero walang follow-up damage. Pero sakit din kasi ng javelin dito ni Pangolier eh. Nagpo-proc sa swashbuckle. Ito, si Koiba going for info, pero wala. Wala siyang makakuha dito. Pero pwede ito sulitin ng Liquid knowing na walang Spectral Hunt dito si Spectre.
Dasang Khan. Sibe. Uy, Sibe. Yun lang dito, lang. Mama. Ay, baka... Oh, Boxy, you're in trouble, my friend. Nasa tier 1 siya. Pero nag-broke yung Cold Feet. Naku-lockdown siya dito. Pero Medusa with the Stone Gaze para mapag-turn around ng fight. Arena Blood bago siya mamatay, mga sir. Run na. Na oh, yung Liquid dito, gustong mag-turn around. Pero yung Stolen Swashbuckle dito to Taiga. Kaso Jesse, the damage output is too much. Dito, double kill from him. But making for more packs with the Kinex Spear and Liquid. They're crumbling apart dito. And Koivai needs to get back. Wala na siya mga backups dito, mga sir. And Jesse, gusto mag-chase. Sinusundan pa din. Pwede to ha. Kasi Jesse, ang laki ng HP niya. Pero syempre, in respect pa rin sa towers ng Team Liquid. Back muna. And tier 2 tower na lang yung kukunin nila dito. Pero tingin ko, sobrang mali na commitment yon sa side ng Team Liquid. Kasi syempre, pinakaayaw mo na nagko-commit dun sa may middle river side kapag kapanggolier yung katapat mo. Kasi sobrang daming pagbabounce sa ano, kanyang Rolling Thunder eh, diba? Yun nga yung nangyari, nagbounce na nagbounce sila. Yun na control pagkabangga ng Rolling Thunder sa tatlong heroes ng Team Liquid. Instant Ice Blast agad yung nangaabang. Kaya tingin ko medyo mali yung place na tinry ng Team Liquid na bumawi. Siguro kung sila yung nasa high grounds and then hindi sila makakontrol ng panggolier, meron silang enough space para gumalaw. Pick up galaw dito. OG Seed, we're trying to control this map para lesser din dito yung mapa ni Mikey. Oo. Pero may manta na, may manta stun na siya dito, so pwede na siya magkalat ng illusion farm, pag farm na lang niya. Divine, yun ang kakyun. Oh, Divine. Oh, classic na to eh. Since nung Alliance versus Nigma nung qualifier sa minor, kaso si Ibe na lift. Ayun lang, may stolen na apotic shield nga dito sa Insania. And nakuha pa siya ng bounty dun sa Trusty Shovel. Napakaswerte. Pero ang tagal pa naman kasi ng Divine Reaper and mukhang hindi napapabuti ng OG Seed yan para makapag Divine Reaper. Siguro isang team wipe para side ng Team Liquid, pa team wipe nila yung OG Seed. Oh, yun lang. Taiga, tinatry niyang ihugot dito si Madara but OG Seed. Sila pa nga yung nagiging pabor sa team fight. Insania is dead. Triple kill for Madara. But looking for more Mikey. Talikod muna po. Talikod muna. Baka gusto mong umarap, sir. Pero yun na lang, Mikey. Trying to turn around this fight. Pero wala na siyang mga reinforcements dito. It's only Koiva and Mikey. Trying to man fight dito yung mga side ng OG Seed. Yun lang. Na-ice cold siya dito. And looks like OG Seed. Make it a team wipe. Yun na lang. Napamali yung engagement doon ng Liquid. Yung sabi ko pa lang na kailangan ma-team wipe ng Team Liquid yung OG Seed dito kanina. Team Liquid pa yung naupos. And sobrang pangit ng dating kung isipin mo na ganyan kadali napatayin yung Medusa. What more pa kapag ka nakapag-divine siya mamaya. Hindi niya ba, tingko hindi niya rin kayang pwestuhan yan. And then pwede lang manakaw agad yung kanyang Divine Raider na ka-Glimmer Cape and Insania Lip. Oo, meron siyang disimulate. Ice Blast, off the mark dito. Kaso, yung Remnant dito huli ni Chessie, huli pa rin dito sa tree line. And OGC dito mukhang gusto na nila mag-push dito ng mga tier 2s. Kailangan na talaga nilang mag-push dyan ngayon para open na yung jungle area dito ng Team Liquid. Pero nasa top pa lang currently yung kanilang mga wards dito sa may triangle camp. Pwede pa naman to pag-farma ng Team Liquid kasi dyan sila may ward and hindi pa na-de-ward yan ng OGC Taiga. Naku po! Nag-TP siya pero hindi niya in-anticipate na may Rolling Thunder dito sa Secret and that's a dead bat. Yun na lang. Medyo gusto lang yung mag-farm, kumukulit lang para magbigay ng space dito kay Medusa. And kumbaga, itong binibigyan nilang space, nagmimigay lang sila dito ng pere. Oo. Pero tingin ko, ito yung time na dapat sinusulit ng Team Liquid. Every time na walang hunt, yung and the Rolling Thunder dito, yung OG Seed. Kasi meron naman pala silang panghuli sa may Spectre. Kasi dagger naman na rin pala si Batrider. Kaso nahihirapan din kasi sila. Kita mo, paano sila magpo-provide ng setup kung merong at least isa na nang gugulo sa kanila. And aba dun kasi kapag ginulo ka niyan, parang hindi mo naman na din gugustuhin na guluhin siya or harasin siya pabalik. Kasi sobrang tagal mampatay ng isang aba dun, di ba? Oo. Meron pa siyang second life which is yung... Sobrang time consuming. Parang time. Kumbaga, kung pinapatay mo itong aba dun, parang nag-waste of time ka na lang eh. Oo. Sayang ka ng oras dito para na map-up dito yung Barrow time tapos doon mo pa siya papatayin pero nag-smoke dito yung Liquid para lang mas secured lang naman dito yung jungle ni Mikey.
Yep. And mga tier 3 items dito, well, both teams dito naghahanap na ng mga tier 3. Kaso, OG Seed, pakakain nila Roshan. Medyo matagal mag-Roshan dito yung OG Seed. Oh, wala silang heavy pero, right leaguer. Pero kung hindi naman din malalaman ng team leader, pwede silang makapag-buy tayo. Pero tatangki okay naman ni Chase yan yung mga sampal-sampal dito ng Roshan. And meron pang siyang Curse of Avenger para dun sa Silence. And tier 3, Craggy Code ka lang bibigay ito. Support na lang dun si Doro. Or pwede rin kaya Rubik or Mars, but Rider. Mars siguro, para medyo kumunat-kunat siya ng konti. Di naman niya kasi kailangan dito ng yung pang right click. Magre-rely lang siya dun sa God's Rebuke. Siya, God's Rebuke, physical din yun eh. Naman na ngayon OGC dito. Wala silang takot. Meron pa palang double damage run dito si Chessie. Oh no, mas masakit yan pag may Astral Step. Pag na-Astral Step na dito yung mga heroes ng Liquid, sobrang sakit ng after damage yan. Pero ito, yung OGC, sila naman umaarangkada dito. Uy, naka-Hellburn dito si Zibay para lang ma-disarm dito si Mikey. Pero medyo mahirap din naman mag-high ground. Kung tutusin, pwede pang mag-invest para sa Divine Reaper dito, Team Liquid. Tapos Taiga. Taiga is dead, for sure. Na naman. Just trying to cut the creep way para lang madali yung push dito ng OG Seed. Pero hindi nagiging successful. Because sobrang lambot dito ni Batrider. Information lang din para hindi mabilis maka-push dito yung OG Seed. Kasi ang bilis niya lang ma-take down eh. Ang bilis niya lang mamatay. 1-4 lang yung kanyang HP. And ang taas na ng damage dito ng OG Seed. Pero mas, ay, wala pang silence dito si Chessie. Oo, so more on defensive item siya. Plus, meron siyang soul booster. So, going for the Octarine Core. CDR din talaga siya. And konting pakunat on the side. Cooldown reduction. Ay, pares kayong nakasaan doon. White lang. Team White. Team White, kaso... Up! Madara mag-isa! Oh, mag-isa siya dito. Kaso, nandiyan yung reinforces dito ng OG Seed. Pero kailangan na mag-back dito ng Liquid. Madara, trying to wait. Pero overconfident na dito si Madara. Gusto niya nga i-burn yung mana dito ni Mikey. Pero Stone Gaze dito, kinomit. Ice Blast will connect on to 2. Pero yun nga lang, Z-Brick dito na Stone. Pero doesn't matter dito. And Z-Brick looks like OG Seed. Uy, nahila. Nana dito si Z-Brick. Pero wala siyang ulti dito. Pero makapag-out. Pero godlike dito si Madara. Arena Blood on to 3. Pero nasan yung damage output dito? Yung nga lang yung haunt. Para lang makapag-bait. Pero yun lang. Para lang makapag-juke. And Aegis will be pop. Aegis will be pop, mga sir. Let's see kung paano mag-turn around dito yung Liquid. Buyback dito yung Batrider. And patay. Uy! Si Bay namatay dun sa tower. Pero walang gold. Hati-hati sila ng gold dito. And Ice Blast will connect dito. And yun nga, Chessie. Medyo napapa-overextend lang sila dito. And looks like Liquid trying to chase down. And yun lang, namatay dito si Pexo. Alay na lang doon yung ngayon sa apparition. Kumbaga tumayo na lang siya para hindi na mahabol yung kanya mga teammates. Pero at least napakommit naman din nila ng buyback yung 2 supports dito ng Team Liquid. Pero di naman din sila gano halos ramdam. At saka kanina, ang bilis lang sana nilang mapapatay yung Pangolier. Yun nga lang, naka-photic shield kasi. Nakaabang palagi yung photic shield. Kasi ang hirap din namang isipin kung uunahin mo bang patayin yung Abaddon kasi ang tagal ba niya mamatay o ahayaan mo siyang mag-sustain ng kanyang mga teammates. Diba? Ganun kasi nangyari. Sinustain lang sila ng sinustain kaya nakatagal sila dun sa may teamfights. Pero in terms of mana kasi, yun yung kulang sa sustain dito yung OG Seed. Kaya pagpatagalan ng teamfights and then high grounds na ng Team Liquid yung OG Seed, medyo lalamang talaga dito yung Team Liquid. And unti-unti na tayo napapalapit guys sa Divine Rapier dito ni Mikkei. Oh, this is, I think, going bad dito for OG Seed na knowing na pinapabaya na dito si Mikkei. And ang maganda dito sa side ng Liquid is napoprolong pa nila dito yung game. 30-minute mark. Wala pa na push dito yung OG Seed. Like, sa dapat nakapag-push na sila dito ng mga tier 3s. Pero at this point, yung Liquid medyo nagpipay off na yata yung ginagawa nila dito na mag-prolong ng teamfight. Totoo. Kumbaga, yung Team Liquid dito, ma-hold lang nila yung kanilang high grounds. Hindi lang maubos yung kanilang mga towers. Confident pa rin yan eh. Kasi nag-i-invest sila dito para sa may Medusa na 0-2 pa lang din naman sa ngayon.
Pero unti-unti na papalapit sa may ganyang Divine Reaper. Pero bukod sa Divine Reaper, tingin ko kailangan niya rin ng buyback. And speaking of buyback, Koypa, wala dead. Siyang buyback. Yun nga lang. Pero ito na yung hunt dito na Spectre. Nahuli pa kasi Taiga. Taiga, delikado siya dito. And double kill for Zeefreak. And looks like Liquid. Medyo na pa. Overextend sila dito. Arena of Blood onto Madara. May sampantarak dyan. And Liquid, they've surrounded na. Dito si Madara, and yun nga lang, napa-overextend siya dun. Oo, kailangan pa talaga niya ng kasama. Wrong. Wrong. And Divine Rapier debut after that Arena of Blood. So, eto na, medyo ramdam na dito ng OG Seed na may Divine Rapier na dito yung Liquid. They can turn this around and makontrol nila itong game na to. Totoo. And ngayon ko na-appreciate kayo paano yung ginagawa kanina ni Taiga na papatay-patay lang siya. Kasi kita mo, meron pa palang tier 2 tower yung Team Liquid dito. Tingin ko kung hindi nagro-roam ng ganun itong Batrider. Ubus na kanina pa yung mga outer towers dito ng Team Liquid. Pero dahil nga nakapag-provide siya ng enough space para sa kanyang mga teammates, kahit pa paano, ayan o, hindi pa din madaling mag-high grounds para sa side ng Team Liquid. Di pa rin sila madaling i-mega. Oo. Tsaka wala, yun nga eh, wala rin silang pang right click dito na heavy right clicker na pwedeng mag-push ng tower. Unlike yung Liquid dito, Medusa, mag-standalone lang siya eh, standing is ground lang. Mm. Para makapag-push, tapos si Mars dito, tatangkiin lang niya yung mga tower shots. Totoo. And pagka nagka-pike pa yun, pike na ba si Medusa, out of tower range na yan. Oo. So, kailangan na mag-ingat dito ng OG Seed. They need a plan para makuha nila dito yung Divine Rapier. Oo. Yun lang yung damage output dito ni Mickey, yung Divine. Pero going for the BKB para hindi siya ma-burn yung mana dito. Oh. Dahil knowing na yung Spectre dito, Diffusal. Pero para sa akin, dapat nag-gun na siya dito, Radiance. Kasi pwede naman niya invest dito yung Mantle Diffusal kapag nakuha na niya yung Radiance. Kasi sobrang bilis na rin kasi ng farm niya once nagka-Radiance siya. So, yan. Pero goods pa rin naman yung item niya. Medyo nag-pay off nung early tsaka mid. Pero in terms of late game, parang nagiging lackluster na dito yung Spectre. Kasi kailangan ng Spectre na kasama niya din talaga yung mga teammates niya eh, bago siya makapalag. Tsaka doon naman din kasi sa may last team fight, mag-isa lang yung Spectre doon. Kung 2-4-2 papalag siya, pero 2-1, 2-1, medyo mahirap. Oo, kaso doon na yung Spectre hunt, pero they get me game yun lang. Arena Blood on to 3, pero nasan yung damage output dito? And yun lang, Stone Gaze on to 2, pero nasan dito si Mickey? Mickey's dead, and yung Rapier on the deck dito. Double kill para sa OG Seed. And they're chasing for more. They want Koiba, he's dead for Nihil sure. Spa. Yun na lang na Yule Scepter nga dito si Insane niya. It's a team wipe. GG's called. And OG Seed will take game 1 of this best of 3. Sayang. Yun lang Rapier. Ayun ang sagot. Yung team fight. Nahuli agad dito yung Medusa. Medusa. Fresh Divine Rapier. Laglag agad. Laglag agad. Oto, na nung nakita nila, talaga nag-all-in sila dito kay Medusa. Totoo. Pero ganda ng laning phase dito ng OG Seed from start hanggang dulo. Nanalo sila. And yung Team Liquid dito, kumbaga yung mga kills na nakuha ng OG Seed kanina, parang info na lang din. Kasi balik-balik si Taiga, di ba, dun sa may lane, talagang tingin ko sa Jash ang nagpapapatay para lang mabigyan ng space and then hindi agad ma-invade yung kanilang jungle area. Nagawa naman niya yung plano niya, yumama naman kahit papano si Mickey, hindi naman madami yung deaths niya. Yun nga lang talaga, ang taas na rin kasi ng damage output ng OG Seed dito. And hindi lang kasi isang lane yung nanalo sa side ng OG Seed eh. Kumbaga walang binuhat yung isa, lahat sila bumubuhat eh. Lahat ng cores nila ang yaman. Kaya kung si Mickey lang pinakamayaman sa side ng Team Liquid eh. The rest, parang wala nang naging may offer. Lackluster sila. Wala nang may offer. Skoy, parang win condition din dito ng yung Team Liquid. Kung maganda yung na-provide niya ng maganda yung laning stage niya, siya nagpo-provide ng tempo dito kay Mickey, pero hindi nag-workout. Although, maganda naman yung naging farm ni Medo, siya parang nag-all-in dito yung Team Liquid, pero hindi enough. Medyo naging bad game nga yun, sabi nga nito. Tingin ko kaya nilang mag-all-in dito sa may Medusa kung meron silang sustain na supports, kasi yun din naman kadalasan yung parang tingin ko nasa meta ngayon eh, yung mga sustain na heroes, supports. Omni Knight ganyan. Or sustain heroes. Kaso, ayun nga, hindi sila nakakatagal sa team fights and
kahit na nakapag-divine ngayon si Medusa, wala silang perceive kay Medusa. O kaya, supports like vengeful spirit na, di ba? Pagka na-focus yung Medusa dito, pwede niya lang i-swap to safety. Oo. Kaso wala kasing pang-save dito. Yung Team Liquid masyadong aggressive din yung kanilang lineup. Mm. Eh, hindi naman din nag-pay off kasi nalugi sila simula laning phase pa lang. Pero tingnan natin kung makakabawi pa Team Liquid sa best of 3 series natin, guys. Pero babalik kami mga si Ferd, the game number 2. Huwag kayo alis, ha? Yeah. Balik mo